Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang mga kagamitang himpapawid kung saan tatalakayin natin ang mga upgrades na ginawa sa F-22 Raptor ng Estados Unidos. Nagkaroon nga ba ng upgrades ang F-22 Raptor? Oo, ang F-22 Raptor ay nakatanggap ng ilang mga upgrade mula nung ito ay unang ma-deploy noong 2005. Upang mapanatili ang pagiging isang nangungunang 5th generation fighter jet, ang mga upgrade ay bahagi ng patuloy ng pagsisikap ng US Air Force na panatilihin itong epektibo sa harap ng mga umuusbong na banta. Narito ang ilan sa mga upgrade ng F-22. Number 1, avionics at software upgrades. Increment 3.1, nagdagdag ng kakayahang gumamit ng synthetic aperture radar o SAR na nagpapahintulot sa mas mataas na antas ng reconnaissance at precision strike capabilities. Increment 3.2A at 3.2B nagbigay ng mas advanced na software para sa mas mahusay na target tracking at electronic warfare at interoperability sa iba pang mga platform. Number 2, pagpapahusay sa sandata. Sinusuportahan na nito ang mas modernong mga sandata tulad ng AIM-120D AMRAAM o Advanced Medium Air-to-Air Missile at AIM-9X Sidewinder. Ang AIM-9X ay mas epektibo sa close combat scenarios dahil sa advanced targeting at lock-on capabilities. Number 3, low observability maintenance improvements. Ang stealth coating ng F-22 ay pinalakas upang gawing mas matibay at mas madaling mapanatili. Malaga ito para sa pagpapanatili ng radar evading capability ng sasakyang panghimpapawid. Number 4, connectivity enhancements. May mga upgrade upang pausayin ang kakayahan ng F-22 na makipag-ugnayan sa iba pang sasakyang panghimpapawid tulad ng F-35 gamit ang Link 16 at iba pang classified na communication systems. Ano nga ba ang Link 16? Ang Link 16 ay isang secure military tactical data link network na ginagamit ng NATO at iba pang allied forces upang magbigay ng real-time exchange ng impormasyon sa pagitan ng iba't ibang unit sa battlefield. Ang sistemang ito ay tumutulong upang magkaisa ang operasyon ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid, barko at ground units sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga critical na impormasyon, real-time data sharing, nagpapadala ng impormasyon tungkol sa target tracking, posisyon ng kaaway, friendly units at mission status. Mahalaga ito para sa situational awareness ng mga piloto at commanders. Secure communication. Gumagamit ng jam resistant at encrypted na communication upang matiyak ang seguridad laban sa mga electronic warfare ng kalaban. Interoperability. Pinapahintulot ang iba't ibang platforms tulad na lamang ng F-22 at F-35, barko at radar systems na makipag-ugnayan sa isa't isa kahit mula sa magkakaibang bansa. Network participants. Kabilang sa mga nakakonekta sa Link 16 ang mga fighter jets tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II, command and control centers, navy ships at missile defense systems. Frequency hopping. Ginagamit ang frequency hopping technology upang maiwasan ang interception o pagharang ng komunikasyon. Paano ito ginagamit? Ang mga pilotong gumagamit ng Link 16 ay maaaring makakita ng shared battlefield pictures sa kanilang mga cockpit screen, makatanggap ng mga direktang utos mula sa command center, mag-coordinate ng strike missions gamit ang isang source ng impormasyon. Bagamat ang F-22 Raptor ay orihinal na walang kakayahan sa Link 16 dahil sa stealth concerns, binigyan ito ng limitadong Link 16 capability sa mas bagong version at upgrades, particular para sa air-to-air communications habang pinapanatili nito ang stealth characteristics. Number 5, Helmet Mounted Display o HMD. Habang hindi pa ito standard sa F-22, isinasama ang mga helmet mounted display sa ilang mga version upang mapabuti ang mga pilot awareness at target engagements. Number 6, potential future upgrades. Patuloy na pinag-aralan ang pagdaragdag ng artificial intelligence o AI-driven system at mas modernong sensors upang mapanatili ang teknolohikal na kalamangan nito. Bagamat ang F-22 ay hindi na ginagawa, natapos ang produksyon noong 2011. Ang mga upgrade na ito ay nagtitiyak na mananatili itong isang mahalagang bahagi ng arsenal ng US Air Force. Ilang units na lang ang active nito sa service. As of 2024, may humigit kumulang ng 148 aktibong F-22 Raptors ang nasa serbisyo ng US Air Force. Ang mga ito ay ginagamit sa frontline operations at patuloy na tumatanggap ng mga upgrade upang manatiling epektibo. Bukod dito,
may 32 Black 20F22 units na ginagamit para sa pagsasanay. Ngunit hindi na ito itinuturing na bahagi ng frontline fleet dahil sa limitadong capabilities at mataas na gastos sa pagpapahusay. May plano ba ang US Air Force na palitan ang F-22 Raptor? Oo, may plano ang US Air Force na palitan ang F-22 Raptor ng Next Generation Air Dominance o INGAD system. Ngunit hindi ito magiging direktang kapalit dahil ang INGAD ay itinuturing na isang family of systems na binubuo ng mga crewed at uncrewed aircraft na may mas advanced na teknolohiya kesa F-22 Raptor. Ayon sa mga opisyal ng militar, ang INGAD ay idinisenyo upang harapin ang mga bagong hamon tulad ng pagpapalakas ng mga stealth fighters ng China at Russia, partikular na ang Chinese J-20 stealth fighters. Narito ang mga ilan sa mga detalye ng INGAD advanced capabilities. Ang INGAD ay magkakaroon ng mas advanced na stealth sensors at artificial intelligence, pati na rin ang kakayahang magdala ng mas modernong armas tulad ng AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile o JATM. Timeline, inaasahang ma-deploy ang INGAD sa taong 2030. Transition period. Ang F-22 ay patuloy na tatanggap ng upgrades upang mapanatiling epektibo habang hinihintay ang buong operational capability ng INGAD. Bagamat itinuturing ang INGAD bilang susunod na henerasyon ng air dominance, ang desisyon na alisin ang F-22 Raptor ay mas nakatuon sa gastos ng modernisasyon at pagpapanatili nito sa harap ng mga mas advanced na kalaban. At yan ang ilan sa mga upgrades na ginawa sa F-22 Raptor ng Estados Unidos. At bago tayo mag-end sa ating video, ay shoutout po muna natin ang ating mga top commenters and new subscribers. Shoutout kina Freddy Atulie, Sherwin Manangan, Frigiles Calada, Estelo Balatukan, Neil Ganal, Alchemist Checkmate System SC, Princess Sangali Baldres, Elmer Velasquez, Antonio Paoyon, Jan ZR4NN, Jason De La Rosa, Ferdinand Salvestre, Lakaba T8Y, Ronel Tagud, Gerald Argiles, Baslan TV Good Vibes, Christian Pantuha, Alvin Sangutan, June Suaib, Marte Geroche, Joel Epihon, Christian Pacheco at Ruel Tandog. Maraming salamat po mga idol sa iyong patuloy na panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel. Kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.